Magandang umaga po para naman sa ating weather update ngayong araw ng Miyerkules, August 7, 2019. At para nga po sa ating severe tropical storm na si Hanna, kaninang ika-tatlo ng umaga, ito po'y nasa layong 610 kilometers, silangan ng Basco, Batanes. Sa kasalukuyan, ang bagyong si Hanna may tagnay na lakas na hangin parang umaabot sa 110 kilometers per hour, malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umaabot sa 135 kilometers per hour. At patuloy po itong kumikilos sa direksyon ng mga west-northwest sa bilis na 10 kilometro kada oras. Samantala, ang binabantay naman nating bagyong si Cross, ano? Ito po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Air of Responsibility. Ito naman ay nasa layong 2,130 kilometers na silangan po ng dulong hilagang Luzon at hindi naman natin inaasahan na papasok sa ating Philippine Air of Responsibility. Kaya sa ngayon, ito po ay walang epekto sa ating bansa. Ano? Ang ating mga LPA, ito po naman ay nasa layong 270 kilometers sa kanluran naman ng Dagupan City. At sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakaka-apekto po ang ating southwest monsoon o habagat dito nga sa Luzon at Kabisayaan. At para po sa magiging ilagay naman natin panahon sa araw na to, yung ating track, ano, patuloy pa rin po ang inaasahan natin na yung bagyong si Hanna, ito po ay lalabas naman sa Friday ng gabi. Ano? At sa kasalukuyan, meron tayong nakataas po na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito po sa Batanes at sa Babuyan Group of Island. At posible mamayang hapon, maramdaman na nila na mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. At sa magiging lagay ng ating panahon naman dito sa Luzon, dito po sa probinsya ng Zambales at Bataan, gayon na rin dito sa Mimaropa, asahan pa rin natin ang mga pag-ulan na dulot po ng ating habagat. Samantala, dito naman sa Cagayan Valley Region at sa Cordillera Administrative Region, magiging maulap ang ating kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot po ng ating bagyong si Hanna. Samantala, sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magiging maulap pa rin ang ating kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan. At inaasahan pa rin ang ating mga temperatura sa Tugigaraw City, posibleng maglaro simula 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Lawag 25 to 30 degrees Celsius, Baguio City 17 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila 26 to 30 degrees Celsius, at sa Tagaytay 23 to 28, at dito naman sa Legazpi City 26 to 29 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa, 26 to 30 degrees Celsius. At para naman po sa Kabisayaan, dito po sa Western Visayas, magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng ating habagat. Samantala, sa Central Visayas naman, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. At doon naman sa Eastern Visayas, asahan naman natin ang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ating temperatura dito sa Iloilo, posibleng maglaro simula 26 hanggang 29 degrees Celsius, Tacloban 26 to 32, at sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius. So, antala dito naman sa Zamboanga City, sa Mindanao, ano? Asahan po natin na ang buong Mindanao magiging maulap pa rin na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ang ating temperatura sa Zamboanga, 26 to 33, Cagayan de Oro, 25 to 34, at sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. Sa atin po naman mga mangisda, gumagamit po ng maliliit na sakyang pandagat. May nakataas pa rin tayong gale warning. Dito po sa Luzon, nakataas pa rin ang ating mga gale warning dito sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Quezon, kasama po ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate, kasama po Antikaw at Burias Island. Sa Kabisayaan naman po, nakataas pa rin sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Cebu, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte. Samantala, sa Mindanao, meron tayong pa rin gale warning sa Misamis Occidental, Misamis Oriental,
Lanao del Norte, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Exam, and Surigao Island, Surigao del Sur at Davao Oriental. Sa mga nabanggit pong mga baybayang dagat, malaki pong alon, na posible pong maglaro simula 2.8 hanggang 4.5 meters. Kahit mahigpit pa rin nating pinagbabawal po ang pumalaot. At ano bang inaasahan natin? Ngayong araw po, inaasahan pa rin ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na dulot po ng ating habagat dito po sa Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Island, Mindoro Provinces, Romblon, Zambales, Bataan, Aklan at Antique. Samantala dito man sa Metro Manila, sa nalalaking bahagi ng Luzon, Central at Western Visayas, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan. Bukas, moderate to heavy monsoon rains pa rin ang ating inaasahan. Dito po sa northern portion ng Palawan, kasamang Kalamian at Cuyo Island, Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, Zambales, Bataan at Ilocos Region. Sa Metro Manila, bukas sa nalalaking bahagi ng Luzon at sa Western Visayas, asahan pa rin ang light to moderate na kumisa na may mga lalakas pa rin mga pag-ulan. So, sa mga nabanggit pong lugar natin kung saan nakaka-experience po ng patuloy na pag-ulan, patuloy po nating pinapaalala na maging alerto pa rin sa posibleng pagkakaroon po ng mga flash floods at landslides at manatili pong makipag-coordinate sa ating mga local disaster management officers para po sa ating mga kaligtasan. At manatili pong mag-antabay o mag-monitor sa ating mga advisory at sa ating mga warning na ipapalabas ng PAGASA. At doon po sa ating mga mangisda, sa nabanggit nating mga lugar kung saan nakataas po ang ating signal number one at sa mga seaboards ng Luzon, Visayas at eastern and northern seaboards ng Mindanao, pinapaalala natin na bawal pa rin maglaot o ang ating mga mangisda. At para sa ating recap, yung ating binabantayang typhoon si Crossa, ito'y nasa layo po, nasa labas po ng ating Philippine Air Responsibility at inaasahan natin na hindi naman po papasok ng ating Philippine Air Responsibility. Yung ating naman low pressure sa May Dagupan City, hindi naman natin din inaasahan na magiging isang ganap na bagyo. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-log on sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, at sa ating mga weather report sa YouTube, DST Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph.